Walong katao ang nasawi dahil sa pananalasan ng Bagyong Karding base sa paunang ulat ng NDRRMC. Mahigit 60,000 individual apektado. Narito ang report. Umabot sa 8 ang naitalang patay sa pananalasan ng Bagyong Karding sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang dito ang 5 rescuer sa Bulacan na namatay habang ginagampanan ang tungkulin. Samantala, 3 tao pa ang naiulat na nawawala dahil sa pananalasan ng bagyo. Base sa tala ng NDRRMC, nasa 60,870 na individual, katumbas ng 16,476 pamilya ang apektado sa pananalasan ng Bagyong Karding. Napinsala ang ilang sakahan sa Isabela dahil sa hagupit ng Bagyong Karding. Nanlulumo ang ilang magsasaka sa kanilang pagkalugi. Imbis na ipaano na po sana papaani, wala po kaming matawag na mag-repair dahil sa dami po ng mga tao na nag-aagawan na sa repair. Kaya pinabayaan na lang po namin, pinasa Diyos na namin po kung ano po yung mangyayari sa palay namin. Sa Isabela pa rin, binaha ang Alicaucau Bridge dahil sa pag-ulan na dala ng Bagyong Karding. Nagbantay ang otoridad upang pagbawalan ang mga residente na mangangahas tumawid sa tulay. Binabantayan din ang mga bangkero na mananamantala sa mahal na pasahe, maitawid lang ang mga residente. Hindi naman sila pwedeng magtaas kundi yung regulated bangkaper lang ang babayaran. I think 10 piso lang bawat isa. Sa paunang assessment, nasa 141.38 million pesos ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon. Labis na napinsala ang mga palayan, maisan at iba pang high-value crops. CJ Torida, 1. North Central Luzon.